andito na ako sa loob ng magiging house ko for a couple of days until ma-swab test. Isa ako sa mga first batch na magsa-swab test, kaya... Hi everyone! I just received a call. It's 1 AM ng 25. And ako daw yung first batch. Isa ako sa mga first batch na magsa-swab test. Kaya, ito. Pinakaman ako. Sana mag-negative ako. Let's pray. Doon na kami. Swab test. I'm hoping for a negative result. Please pray for me para makawin ako ng ibang class kasi yun naman ang purpose ko, makasama ko kami ako. Sana lahat kami dito negative. In Jesus' name. Ngayon mga class guys. Lumipat ako sa harap. Malapit nang mag-start. Andito na sila. Mga Pilipino cross guard. Ang pre-prepare na. Paano ako dito sa company? Picture niyo na po ba ako? Opo. I'm done. Ayun na ako. Akyat na. Akyat na ako sa room ko. Okay na sir? Okay na no? Okay, so dapat maaga talaga akong pumunta din. Kasi within 24 hours yata ang requirement ng AIA. Ang swab test yung mawawala. Pag kunwari nagpa-swab test ako ngayon, sir, yung result niya po, bukas ang labas niya. Ganon. So saan po pwede magpa-swab test dito pag pumunta po ako ng Manila? Red Cross na lang. Red Cross? Saan po yung Red Cross dito sa Pasay? Meron sa... Abang po yung show ako. Area Manila, meron sa Mandaluyong. Yung kunwari yung naka-swab test na ako sa Ilocos. Kasi 45 minutes lang naman po yung ano, yung flight. 12 hours to 20. I-honor kaya nila yung kung sa swab test dun sa Ilocos? Hindi ko sure yung mga yun lang, accredited. Yun ang mga accredited kasi iniisip ko, sir, no? Maganda siguro dito na lang. Dito na lang sa Manila. Pagkabago ko yun, malaman nyo muna yung requirements kung ang accredited na. Ah, okay, sir. Sige, thank you. Para sure, masigurado yun. Oo, sir. Pero one day lang yung result. So, ibig sabihin, mga one day ako pumunta dito bago yung flight ko. Ah, sige sir, thank you. Pero para. Maganda siguro, mas magbigay ka pa ng allowance. 2 days, ganun. Oh, para mas sure. Mas sure, no? Kung allowance mo, isang araw lang, mamaya biglang... Baka biglang madelay yung result, no? Madelay yung result ko, di... Di 3 days na lang siguro, no? Pwede pa siguro. Maganda pa.
Oh, sige sir, thank you. Tapos na ako sana. I'm hoping for a negative result. I hope so, I hope so. I am back dito sa room ko. Tapos na po yung aking swab test. And so far, alam nyo ba kung ano yung feeling kanina? Ang feeling ko, kinakabahan ako na nagdoble ako ng damit ko kanina. Meron akong blouse sa loob and then nag-t-shirt pa ako. Pero I felt parang nalalagkit ako, nervous ako kasi it is my very, very first time po na mag-swab test. And I don't have any idea of how does it feel. Kaya kanina, hindi ako mapakali sa upuan ko. I was at the back, but then again, our house parent told us that everyone who is already registered to BalikPinas.com will proceed at the front seat. So ako, nakapag-register na ako kasi, diba, nakapag-register na ako nung binigay sa akin yun dito sa hotel. So nakapag-register na ako, guys. So, doon ako sa harap. Ako yung first batch, first four na swab test. And sabi ko, mas mabuti na yung muna ako para hindi na ako kabahan. And lalamunan and then ilong siya. So, actually medyo, I felt something din nung pangalawa na medyo nasaktan ako. Pero okay lang. At least, tapos na akong mag-swab test kasi ito, yun talagang hindi ko talaga ma-imagine ko ano yung feeling pa niya based kasi sa mga napapanood ko na iba may mga takot na takot kaya ako din takot na takot tuloy pero so far ano saglit lang naman yung sakit niya medyo masakit yung pagkakadukduk dito sa right ko nung pangalawa na kasi nga nung una nung nung pinasok na dito, okay pa. Kaya lang, magkasunod kasi, kaya parang, yung feeling na, hindi pa to nakaka-move on, pinasok ulit dito, kaya yun, parang, dun ako parang muntikan ng mapahatching, kaya, pero okay naman. I'm hoping for a negative result para makauwi na ako ng Ilocos and to be with my family. Please pray for me. Hi, it's March 25 in the morning. Kanina 1 a.m. kami swab test, nakatulog ako, and the time now is 6:32, so naman meron ng breakfast, so kunin na natin. Nilabas ko na kanina yung basurahan, sila naman lagi kukuhanin. Alam nyo guys, kasi one meal advance ako rito, kaya lagi ako naistakan ng pagkain. Meron pa nga ano dyan eh. Lechon, manok pa yan. Ito breakfast to for sure na food. Pang breakfast talaga. Yung ano kasi yung kagabi, para talagang pang heavy meal. Eh, nag-crave ako ng noodles, kaya papainit ako ng tubig ngayon. Ayan, gusto nyo yung kape. Ito yung typical na mga hotel, yung mga ganyan. Of course, don't forget always your vitamin C. Okay, lunch. Panglimang araw. Kunin na natin. Tadon! Balikan ko yung basurahan ko. Dami ko pang pagkain. Ito yung breakfast. Kikita ko na yung itlog. Wait, hindi ko siya mabuksan. Kunin natin yung dinner. 5:30 pa lang, pero nakarinig ako ng katok. So, tignan natin, baka dinner na ba yan? Ang aga naman. Oo nga, may dinner na, ang aga. Wait lang, kunin na natin. Ang aga. Anyway, it's okay. Good morning! It's my 6th day. Pang-anim na araw ko na rito. It's 7 in the morning. Hindi ako nakapag-LS ng mga madaling araw dahil ang sarap matulog. Siguro dahil bumabawi lang akong matulog. So, kunin natin yung breakfast natin and then mag-LS tayo.
Pagkain. Wait lang. Diyan na, may pagkain. Ay, may tao. Good morning. It's my 7th day. Wala pa rin yung result. So, ano natin magagawa kundi maghintay pa rin. So, kunin na natin yung breakfast. One eternity later. Ayan, tumawag sa akin yung house parent namin 11:30 na, and kung alam ko lang di sana nag-breakfast na ako, di na ako nakapag-breakfast. Sumubo lang ako, hindi pinapa-check out na ako. Ayun, babay na for this room. Sana wala akong nakalimutan. Glory to God. Negative result ako. Yay! Ay, nag-check out na po ako. Kasama ko yung mga nakasabay ko din. Ayan, naka-check out na ako. So, natin na doon. Dito yung bus na sasakyan namin. Ayan, doon kami sa station. Doon na kami sa bus. At iyatid kami doon sa terminal. Kung sino man yung mga Luzon. Ngayon. So, ang iba ako sa bus. Kasi hindi na ako umakyat. Pero idadrop naman ang parin. Idadrop naman kami dun sa ano, sa bus station. Hi. Ano yung feeling mo atin at meron ka ng ano, meron ka ng result? Masaya ka? Masaya ako. Sobrang excited ko kanina. Sa receptionist. Masaya ako kasi makakauwi na ako. Tsaka, ang hirap, diba, syempre. Yung feeling na nasa loob, no, nag-iisip ka na. Oo, mag-iisip ka na, mag-iisip. Biro mo pa naman, may uuwi ka. Negative. Mamaya, pag lumabas eh. Huwag naman, sana. So, ikaw, ate, ano naman ang feeling mo? Masaya ka ba? Oo, ano ba, syempre. Saan ka uwi, ate? Saan ka uwi, ate? May best friend. Inukano ka? Hindi, masama ko. Kaya thanks God. Sika, ikaw, anong feeling naman na uwi na tayo? Super. Ito yung nakasama ko sa buong ano eh, sa buong flight hanggang sa makalabas. Happy, super. Ikaw naman, babe. Ano ako naman po, ano? Ano yung experience mo doon sa loob na, habang naka-quarantine ka? Sabi ko, ano? Kinakabahan ka, ganun. Hindi, ano, I mean, advice ko lang sa mga uuwi na OFW, kailangan nyo magdala ng paglilibangan nyo sa loob ng hotel. Okay. Otherwise, mapapasayaw, mapapakanta ka, nandiyan na oras. And then, pagkasabi ng reception na negative, so sa sobrang excitement ko, sabi ko sa reception, I love you. Talaga? Pero babae naman siya. Ah, talaga, nakasabi ka na, I love you. Ako kanina nung tinawagan ako, oh check out ka na. Nasaan po result ko? Kasi hindi ako nag-check eh. Gusto ko, i-email ako. Kasi ayoko nag-check ko ng sa sarili ko. Tapos sabi niya, baba ka na. Sabi niya sa akin, sige bumaba ako. Pero nanginginig ako, ano kaya nangyari na? Bakit wala akong result pero pinapababa ako? Ganun ang feeling ko kanina. Negative ka na, sabi niya. Kaya nga, negative ka na. Yan naman ang sinabi sa akin. Dito na kami sa terminal. Nakapila naman kami dito kasi sa Region 1 ako. So, mag-fill up na. And, nakalagay dito. Ngayon naman nakapila kami for food. Libre pa food naman. Hindi na ako nakakuha. Anak nakakuha. Ada. Meron pa? Wala! Wala na sa akin. Sa talaga na lang sobrang excited. Ako wala na. Wala nakalagay dun sa akin eh. May libre food para sa OFW. Hello, kakaupo ko lang. Pagdating namin dito, nag-fill up kami ng form doon sa Region 1 kasi nga, Region 1 ako, Ilocos ako. And then, kumuha kami ng food. And then, ngayon lang ako nakasettle ka. Kakain na rin po ako kasi nakakagutom. We will wait na lang daw na matawag ang aming pangalan. Pepito Casilla. Jordan Gelido. Parang sumakay sa bus. At Ray Bunyak. Ray Bunyak.
nakakain na kami sa loob ng terminal kanina. Tapos pagsakay namin dito sa bus, may binigay na naman po silang pagkain sa amin. At saka tubig. Andun sila kuya na nagbibigay ng mga tubig. Double-double pa mga pagkain natin. At ito si kuya kumukuha ng mga nagdo-double check ng mga quarantine certificate. Hello Philippines, hi Manila. Nag-hide din si kuya. Kinawayan ko kasi siya. You will be in my vlog. Ayun na si ba. Pasensya na kayo, medyo hagard over so sana. Makikita niyo yung tao. Bato kami sa may Pangasinan. Parang may check-in pa ulit. Check-in! Pa-check-in pa sila dito. Pa-check-in lang. At inaano nila yung mga bago. Ito yung mga bumaba dito. Anong lugar na to? Pangasinan. Kami dito Pangasinan. Bumaba. Ito yung sinakyan po namin. Bumaba muna kami. Tapos nang ma-check dito, kung alam yung certification and then yung passport namin pinicturan and then mag-fill out din. Tapos na kami. Ananagan mo bakit? Ananagan mo? Ananagan mo? Ito yung mga bababa na dito. Ayan, bumalik na kami dito sa aming bus. Nagpa-checking lang kami doon. Yun na lang dito sa bus. May CR. Tapos Dete Sinuanan? Kalamay? Yata. May charger. Kaya no problem. This is me. A few moments later. Yes, stop over kami. Anong place na to? Dito yata. Kakain muna kami. Meron naman binigay na food, kaya lang. Binigay na food, kaya lang gusto namin magsabaw para maiba na namin. Uy, may ano oh. Over, nag-order ako ng papaita. Sama ko si Sheena. Hello everyone! It's already 8:30 in the evening and may mga na-drop na dun sa border ng Ilocos Sur. Ang bilis ng sasakyan namin, so malapit na rin ako kasi next na ako, next border na ako na. So, ang bilis lang ng travel, kaya makakapagpahingan ako mamaya. So, each border talaga meron mga nag-aabang na talaga taga-Pangasiwa ng mga uuwi dito sa mga probinsya nila. Kaya
very smooth. Ang ganda ng you know, ng gobyerno, para hindi naman sabihin lagi na lang ganito yung gobyerno para sa akin. Okay, organized at wala namang problema sa pagbabahay papunta sa mga probinsya natin. Kaya thumbs up po sa Philippine government. Umihirit kami sa mga bus driver na duman kami sa Marshas, bibingka, kasi syempre pag taga Ilocos ka, sanay tayo sa mga Marshas, bibingka, alam niyo yan, makaka-relate kayo. Bibili kami ng bibingka, syempre the famous Marshas delicacies. Meron pa rin ganito dito. Malapit na kami. Marshas. Dito kami sa border. Dito kami sa Badok, border ng Ilocos North. So we need to fill up some forms and everything. Dito kami. Eventually. Just arrived. Dito na. Papasok na. Yes, good morning everyone. I just woke up and it's already 5:53 a.m. Andito na ako sa Ilocos. And of course, medyo nag-arrive ako dito sa Ilocos ng mga 11. Basta mga 11 na yun yata. And then, dumiretso ako maligo, and kumain, and then humiga na. So, hindi na ako nakapag-vlog na masyado kasi I was so tired the whole day kasi syempre, travel and everything. So thank you so much for watching this video and for watching this far, and I am just so blessed that I am here now. I may not be able to hug my family yet because I am still at the stage of having my 7-day quarantine. So, syempre nasa bahay na, so kailangan lang na may sariling room, kaya yun lang. Okay na yun. Kumbaga parang minimize lang ng movement, parang ganun. So, parang hindi na rin siya parang quarantine para sa akin. Salamat guys for tuning in. Buti nga, medyo mabilis yung bus namin. Kasi syempre, it's a private bus. OWA bus siya. So, hindi masyadong parang yung pang public bus na ang daming stopover. So, mabilis lang, dire-diretso lang. Naka-stopover lang kami ng dalawang beses. Thank you so much everyone! And please don't forget to like this video, like and share. And to those who haven't subscribed yet, please subscribe and hit the notification bell. To all my ever supportive friends, my subscribers guys, thank you so much for always sharing my videos, for liking my videos, and for coming to my live stream every day. And that's it. I hope to see you again to my next vlog. Bye.